Maraming traffic nga ang sumalubong sa maraming motorista at pasahero nagsibalikan sa kanilang trabaho at eskwela matapos ng long weekend. At dagdag perwisyo pa ang mga binahang kalsada. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Pia, matindi pa rin nga yung traffic dito sa southbound lane ng EDSA sa mga oras na ito. Kagaya ng nabanggit mo, no, matinding traffic, usad panggong na traffic ang sumalubong sa mga taga Metro Manila sa pagbabalik nila mula sa paaralan up on pagbabalik nila sa paaralan at sa mga trabaho nila galing nga nitong long weekend. Ang naging problema kasi dyan ay bukod dun sa magdamag na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang kalsada. Ang nangyari pa ay merong mga vehicular accidents na nangyari din dito sa mga ilang lugar sa Metro Manila. Kanina nag-ikot tayo, no, sa East Avenue sa Quezon City. Bumper to bumper yung mga sasakyan. Maswerte na yung mga nakamotorsiklo at bisikleta na nakasingit dun sa mga sidewalk. Sa ilang lugar naman, Pia, kagaya ng intersection ng East Avenue at BIR Road, hindi na sinunod yung traffic light at may enforcer na lang na nagmamando ng traffic. Gapang na rin ang southbound lane ng EDSA mula Timog Avenue hanggang Ortigas Avenue. Halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan pagdating pa lang ng Cubao. Pati yung mga nakamotorsiklo, hindi na rin makasingit dahil dikit-dikit ang mga sasakyan. Pia, ngayon makikita natin dito sa southbound lane ng EDSA, no, dito sa May Santolan, sa taas ng flyover pati sa baba ng flyover ay napakabagal pa rin ang daloy ng trapiko. Samantala dito naman sa northbound lane, light to moderate ang traffic natin. At yan muna ang latest mula dito sa EDSA, Pia. Mav, alam natin na minsan kasi pagtanghali, wala na tayong masyado nakikita ng traffic enforcers dahil usually nandyan sila pag rush hour. Pero dahil ganito nga yung situation dyan, no, meron ka bang mga namataan na traffic enforcer na tumutulong, no, para mapabilis kahit papano yung pag-usad ng trapiko? Actually, Pia, tama ka, no? Dun sa mga nadaanan natin na kalsada, hindi lamang dun sa EDSA, kundi dun sa mga less major roads, marami paling mga traffic enforcers na matulong dun sa mga motorista natin. Hindi lang yan MMDA, pati nga yung mga depots ng Quezon City, nakita natin meron ding mga naka-assign, especially dun sa mga choke points talaga, kagaya na lang nung nabanggit ko na intersection ng East Avenue pati ng BIR Road. Dahil nga sobrang lalana ng traffic kanina, ay medyo hindi na sinunod yung traffic lights at yung traffic enforcer na lang ang nagmando sa mga sasakyan, Pia. So, Mav, kasi usually, di ba, pag halimbawa, this oras naman, no, or hindi rush hour, kapag tayo'y naipit sa traffic, pagdating natin sa dulo nung, or at least, no, yung ulo nung trapiko, no, iniisip natin, baka may nakabalang doon, or baka may aberya sa daan, pero pag nakita natin na wala, ibig sabihin, volume lang talaga ito ng mga sasakyan, Mav? Dito sa EDSA, no, sa southbound lane, Pia, tama ka, volume talaga ng sasakyan yung naging problema dahil binagtas natin yung kahabaan mula sa Timog Avenue hanggang dito sa May Ortigas Avenue, no. Wala naman tayong nakita na vehicular accident or nag-stall na sasakyan. Talagang ang naging problema lang ay yung dami ng sasakyan na bumabagtas dito sa EDSA. Pero kanina naman dun sa East Avenue ang nakita natin, Pia, no, marami kasing traffic lights doon at meron ding mga parang points of intersection at yun yung naging dahilan kung bakit lumala yung traffic kanina umaga doon, Pia. Okay, Mav, panghuli na lamang, no, dahil nga nakikita natin yung sa likod mo, no, Mav, halos hindi na talaga gumagalaw. Meron bang tsansa na kahit papano, bago mag-rush hour, bago mag-alas 4, alas 5 ng hapon, eh baka bumaba, no, or humina, or at least mapabilis yung daloy ng trapiko sa lugar na yan? Actually, Pia, mula kanina nung mga 10 a.m. hanggang ngayon, nakita natin medyo lumuwag kaunti yung daloy ng trapiko dito sa southbound lane. Dito sa side ng ito, sa may papunta ng Santolan flyover, napakalaki pa rin ang volume ng mga sasakyan. Pero doon sa gawin ng medyo Timog Avenue, ay mas lumuluwag na yung daloy ng trapiko. So siguro mga after lunch, bago naman mag rush hour ulit ng hapon, ay luluwag na ng bahagya itong kalsada natin sa southbound lane. At kaya nung nabanggit ko, Pia, yung northbound lane naman, maluwag naman yung daloy ng trapiko, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.